أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين yung salitang Kristiyano para malaman nyo kasi ngayon masyado tayong moderno meron na tayong lahat na mga sa mga mobile natin meron na tayong mga Bible i-research nyo lang Christian matutuklasan nyo na walang Christian nung kapanahon ng Jesus. At with all respect, hindi tinatawag ng mga Christian ang mga katagasunod niya nung kapanahunan niya. Walang Christian nung kapanahunan ni Jesus. Lumitaw lang yung salitang Christiano sa Acts, saka sa Peter, sa harapan ni King Agrippa II, saka sa Antioquia, na bahagi ngayon ang tinatawag na Turkey. Tapos yung mga sinasabi niyang pangalan ng Diyos, kasi ang mga lumang sagradong wika na tinatawag nating wikang Aramaic, ang wikang Arabic, ito yung wika ni Adam. Ang salitang Adam ay wikang Arabic, pati ang wika ni Muhammad. Ang wika ni Moses ay Hebreo. At ang wika ni Jesus, pati ni Propeta Abraham, ay tinatawag na Aramaic. So, nung kapanahonan ng mga dakilang mga propetang ito, ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Tayong mga Pilipino, nung hindi pa tayo nasasakop ng Kastila, ang tawag natin sa Diyos ay Bathala. Galing ito sa wikang Arabic, yung tinatawag na Bat, yung tinatawag nating Allah. Bat means tahanan ng pagsamba sa Allah. So, ibig sabihin noon, mas naunang dumating ang Islam dito sa Pilipinas. Dapat niyang malaman na ang Islam ay nagsimula from the very beginning. Hindi ito itinatag ng sinumang tao. Sabi niya sa akin, ang pagkakaalam niya nung kapanahon ni Propeta Muhammad. Pero hindi yun ang katuruan ng Islam. Ang Islam ay itinalaga ng Allah from the very beginning na hindi pa tayo nililikha. Kasi ang Allah ay al-awwal. Ibig sabihin ng al-awwal, ang simula na walang pinagmulan. Ang una na walang sinuman, ang nauna sa kanya, siya pa lamang ang naroroon, nilikha niya ang kalam, isinaling panulat at inutusan niya ang panulat na ito na isulat ang lahat ng bagay simula sa una hanggang sa huli. Kabilang sa isinulat doon ay ang ating kaparaanan ng pamumuhay na tinawag nating pananampalataya o relihiyon. Samantalang, hindi niya kayang bigkasin sa Biblia kung ano talaga yung pananampalatayang itinuro ni Jesus. Ang Quran kaya siya ipinadala para ibalik tayo sa tunay na turo ni Jesus. Tapos sinasabi niya, ang Muslim ay ganito, ganyan at ganyan. Tignan niyo ha, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights sa Biblia, Muslim lamang ang nag-aayuno. Isang buwan sa isang taon at may karagdagan pa kung gusto magdagdagan pagkatapos ng Ramadan, 6 na araw. Kasi bahagi ito sa katuruan ng lahat ng mga propeta. Meron pang 3 beses sa isang buwan at meron pang every Monday, Thursday kung gusto mong dagdagan. Wala rin ako nakita ang nagpatira pa na katulad ni Jesus sa Matthew 26:39. At siya ay lumakad sa dako paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin. Meaning nakadikit yung kanyang noo sa lupa. Muslim lamang ang nagsasagawa ng tamang pamaraan ng pagdarasal ni Jesus maging ni Abraham, maging ni Joshua, maging ni Moses at Harun sa Biblia. Yung binagi ko kanina, siyempre binabasa ko yung history ng Bible. Kahit na i-research niya naman yun, mare-research niya naman eh. Mare-research niya na si Virgin Mary, si Juan Bautista, si Joshua, saka si Abel, mababasa mo yun sa Genesis, saka sa Bagong Tipan, wala silang ginawa kahit na anumang bahid na kasalanan. Pero si Jesus, pag pinag-aralan natin halimbawa sa Juan 8, kung hindi ako nagkakamali, tinanong siya ng mga disipulo, pumunta ka ba sa piging? Sabi niya hindi, subalit siya ay pumunta ng palihim pagkatapos noon. Pero hindi kami naniniwala na si Jesus ay nagkasala. Kaya ang mga propeta, kaya sila pinili, kasi sila yung mga dalisay. Ang problema kasi sa Biblia, tulad halimbawa, si Prophet Lot, nakipagtalik sa kanyang mga anak na babae. Si Propeta Noah, naging drunkard. At pagkatapos si Prophet Haring David, ibig sabihin, pinatay niya si Uriah, nakita niya kasi yung asawa naliligo. So ang ginawa niya, ibig sabihin, nung nagkaroon ng labanan, sabi sa mga kawal, kapag nandun na yan sa gitna ng labanan, lumayo kayo para mapatay siya ng kaaway. Ngayon, kaya ipinadala yung Quran para ibig sabihin, ibalik tayo sa tunay na katuro ng mga propeta na sila ay walang bahid dungis, hindi sila nagkakasala. Pinalalabas lang natin na census lang yung walang kasalanan. Palagi yung sinasabi, John 14:16.
John 14:16, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino ang makakarating sa Ama nang hindi sa pamagitan ko. Pinaniniwala naman yun ng mga Muslim eh. Kaso nga lang, ibig sabihin malawak yung kahulugan noon. Kasi sabi ni Jesus sa Juan 9:5, ako ang ilaw ng sanlibutan habang ako ay nasa sanlibutan. Pag tinanong mo siya, halimbawa, sino ang kaligtasan nung kapanahunan ni Propeta Noah? Para magbaligtas ka, sino ang susundin mong propeta nung kapanahunan ni Noah para magmana ka ng paraiso at buhay na walang hanggan? Sa Jesus ba o sa Propeta Noah? Sagutin niyo ako. Siyempre si Propeta Noah, nung kapanahon ni Abraham, ang kaligtasan ba ay sa pamagitan ng pagtanggap sa katuruan ni Propeta Abraham o sa pamagitan ng pagtanggap kay Jesus? Wala naman si Jesus doon. Para maligtas kayo, sino susundin niyo nung kapanahon ni Propeta Abraham? Nung kapanahon na yung dawa ni Moses, para maligtas kayo, sino ang susundin niyo? Si Jesus o si Moses? Lahat ng mga propeta, kahit na walang Biblia at walang Quran, kaya sila ipinadala para anyayahan ang tao sa buhay na walang hanggan. Correct? Hindi lamang sa kapanahon ni Jesus. Pagkatapos hindi niya sinabi na ang kaharap ni Jesus ay mga Hudyo lamang. Hindi niya kaharap ang mga Kristiyano. Kaya nang sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sinong makarating sa Ama nang di sa pamagitan ko. Ang kausap lamang ni Jesus, mga Israelitas. Walang Kristiyano nung kapanahon ni Jesus. Ilang beses ko nang inulit sa inyo. Ang mga tao lamang, mga Romano nung kapanahon ni Jesus, mga Israelitas, kasama yung mga Hudyo, yung mga Samaritano, at ibig sabihin, yung mga Hintil. Walang nakasulat sa Biblia. Ang pinag-usapan natin ng reliyon, hanggang ngayon, hindi niya maipakita sa Biblia kung ano yung pananampalataya na itinuro ni Jesus. Hindi kami lumalabas sa tunay na turo ni Jesus. Yes, sa dulo ng panahon, detail kung ano ang gagawin ni Jesus dito sa kanyang pagbabalik. Sinasabi niya, bababa ang Allah? Yes, bababa ang Allah sa araw ng muling pagkabuhay para hukuhin tayong lahat. Unang dapat natin isaalang-alang. Si Jesus, ang magiging sentro ay ang tinatawag na Jerusalem. Sinasabi niya si Moses, yung mga Israelitas, for your information, lahat ng mga lahi at sambayanan, lahat sila ay mga Muslim. Si Moses ay Muslim, si Adam ay Muslim, lahat ng mga propeta ng mga galang-galang, lahat sila ay mga Muslim. Yun ang nakalagay sa banal na Quran na sinabi mismo ng Allah. Bakit meron bang nakalagay yan sa Biblia na sinabi ng Diyos na ang turo ni Jesus ay Kristyanismo? With all respect, naniniwala kami kay Jesus, pero hindi tinatawag ng mga Kristyanismo ang kanyang tagasunod. Kasi kung meron, ang unang-unang tatawaging mga Kristiyano ay ang mga Muslim. Kasi hindi lumalabas ang mga Muslim sa tunay na katuruan. Kaya walang nakasulat sa Biblia na kapag ikaw ay Kristiyano, tagasunod ka ni Jesus. Walang nakasulat. Kasi kung meron, Muslim ang kauna-unahang tatawagin nila ang kanilang mga sarili ng mga Kristiyano. Itong salitang Kristiyano ay isang banyagang salita. Wala ito, ibig sabihin, nung kapanahon ni Jesus. Dahil hinamon sila ng Allah. Sabi ng Allah, sinasabi ng mga Kristiyano na walang paraiso para sa inyo kapag ikaw ay hindi naging isang Kristiyano. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ito'y bigong pagnanasa, kasi nungalingan hindi totoo. Magpakita kayo ng katibayan kung kayo ay totoo sa inyong pagangkin. So sinasabi ng Allah, magpakita ng katibayan ng mga Kristiyano. Hindi na pa sa kamay ng mga Muslim ang mga Biblia na pinanghawak ng mga Kristiyano sa buong daigdig. Pero wala silang maipapakita na si Jesus ay nagturo ng kakristyanuhan. Kaya hindi totoo na kapag ikaw isang Kristiyano, magmamana ka ng paraiso at buhay na walang hanggan. At hindi rin totoo na kapag ikaw nagkasunod ni Jesus, tatawagin ang Kristiyano. Ang pinag-uusapan natin dito ay relihiyon. Hindi natin pinag-uusapan dito kung ano-ano pa. At huwag na tayo pumunta sa iba't iba. Baka may mahilo tayo. At walang insultuhan. Kasi ang pinag-uusapan dito, kaligtasan eh. Di ba? Kaya sinabi ng Allah, yung salitang sumpa, hindi ako yung nagsabi. Kasi ito'y patungkol sa mga Kristiyano sa Najran. Nagpunta sila kay Propeta Muhammad at nanatili sila roon ng isang buwan kasama ng mga bishop at pinag-usapan nila yung tungkol kay Jesus. Hindi naniniwala yung mga bishop. Kaya sinabi ng Allah, hilingin mo ang manalangin tayo ng taimtim at hilingin natin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. So hindi tinanggap ito ng mga bishop yung kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuwi na lamang sila hanggang sa tumanda na ang mga bishop sa kamatay. After that, unti-unting nag-Muslim ang mga Kristiyano sa Najran, kaya ang Najran ay bahagi ng Saudi Arabia.
So kung pinag-uusapan natin dito, hindi Kristyanismo ang itinuro ni Jesus, ang itinuro ni Jesus ay pananampalatayang Islam. Dahil yun ang nakalagay sa banal na Quran. Siyempre, ang gagamitin ng Kristiyano, Biblia. So, ipakita niya sa Biblia kung ano mismo ang itinurong pananampalataya ni Jesus. At meron kaming mga katibayan, Mateo 5:17-18, ang susundin lamang ni Jesus. At tuto pa rin, yung batas at kautusan ng mga propeta. So ano yung batas at kautusan ng mga propeta? Walang nakasulat sa Biblia kung ang pananampalataya ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Ismael, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses. Kaya nga nagtayo ng kanya-kanyang sekta ng Kristyanismo dahil hindi nasabi sa Biblia kung ano. Bakit? Hindi niya rin alam, with all respect, walang Biblia nung kapanahonan ni Jesus. Palagi yung pinagsasabi, ibig sabihin yung lumang tipan sa bagong tipan. Nung kapanahonan ni Jesus, walang bagong tipan at walang lumang tipan. Hindi batay sa akin, batay sa history ng Bible. Google, history of Bible, walang Biblia nung kapanahonan ni Jesus kasi ang ipinahayag kay Jesus, Ebanghelyo. Yung tinatawag na Gospel o tinatawag na Injil sa wikang Arabic. Nung nawala na yung sa original na kaanyuan at nakahiwa-hiwalay na yung mga Kristiyano, nakaiba-iba na sila ng pananampalataya, may mga Kristiyanong naniniwala na si Jesus ay propeta na tulad ng iglesia, may naniniwala na si Jehovah ang Diyos, may nagpa-practice ng Sabbath, may naniniwala na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. So ano ang tunay doon? Kaya ibinalik ng Allah ang tunay na turo ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapayag ng Quran para linisin at linawin kung ano talaga yung tunay na itinuro ni Jesus. Yung sinasabi ng mga Hebreo, 5:7, saan nakasulat na ang namatay lang kay Jesus ay ang katawang tao at hindi namatay yung katawang Diyos niya? Hindi niyo ba alam kapag tayo ay namatay, hindi naman tayo namamatay, ang kaluluwa natin hindi na namamatay lahat? So walang nakasulat sa Biblia na si Jesus ay katawang tao namatay. So ini-interpret niya lang yun, walang nakasulat sa Biblia. Nakuha niyo? So hilingin natin sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha kung ano yung katotohanan, yun ang ilagay sa ating mga puso at kaisipan. Maraming salamat sa inyo. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimu dawana anil hamdulillah.